Eli, maraming salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si kapatid na Ransel Astronomo. Narito po siya. Good evening, Brother Eli. My question is, how will you define salvation? Can you lose salvation? How will I define salvation? I do not have any authority to define salvation. My answer will be based purely on the Bible. Ang salvation ay dalawa ang yugto, kapatid. Dalawa ang yugto ng salvation. Ang unang yugto, ginanap ni Kristo, at ang ikalawang yugto, gaganapin niya pa uli. No? Ang unang yugto ng salvation, nandoon sa Mateo 1:18. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ayan, ang ipinanganak ni Maria, sabi nung anghel, tatawagin siyang Jesus. Ang kahulugan ng Jesus o Yahshua sa salitang Ebreo, ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yung Yahshua, ang kahulugan nun, tagapagligtas. Iyon ang katumbas ng Gregong salita na Iesu, katumbas sa Kastilang Jesus at katumbas sa English na Jesus. The word Iesus o Jesus ay tagapagligtas, nangangahulugang tagapagligtas, kapatid. Jehoshua o Yahshua, tagapagligtas. Ang original na meaning niyan ay tagapagligtas. Sa Grego at saka sa Ebreo. Ngayon, ang pagliligtas ni Kristo, dalawang phase. Ililigtas kanya muna sa kasalanan. Kaya nga siya namatay, pinatay sa krus, ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para mailigtas niya ang bayan niya, umpisa sa Israel hanggang sa ating panahon, sa kanilang mga kasalanan. Kasi, mahabang istorya ito kapatid eh. Samantalang ikaw ay nakalublob sa kasalanan, gaya ng mga Israelita nung una, konsiderado kang patay. Para iligtas ka ni Kristo, bubuhayin ka. Doon mula sa iyong kasalanan, patay ka, ibubuhayin ka niya. 2:1 ng Efeso. Pakinggan mo. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ayun, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang at mga kasalanan. Spiritually, ay patay ang taong makasalanan eh. Spiritually speaking, kahit gumagalaw ka pa, nag-i-sports ka, malakas ang katawan mo eh, nakalubog ka naman sa kasalanan, para sa Diyos patay ka. 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayon, kahit na ikaw ay buhay, malakas ang katawan mo, considered na patay ang taong nakabuyo sa kalayawan at kasalanan. And sabi ni Pablo sa mga unang Kristiyano, kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsalangsang. Ayon. Yun ang sinasabi niya sa versikulo 4 rin. Basahin natin uli kapatid na Daniel yung 4.
Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. Ayon, sa pamamagitan ng biyaya ng pag-ibig ng Diyos, bagamang patay tayo sa ating mga kasalanan, tayo ang wika'y binuhay na kalakip ni Kristo. Nung si Kristo'y buhaying mag-uli, kalakip na binuhay ka spiritually sa iyong mga kasalanan dahil patay ka, binuhay ka mag-uli, nalis yung kasalanan mo. Kaya ang first step ng salvation na ginawa ni Kristo, alisin ka muna sa kasalanan. Yun ang first step. Pagkatapos, susunod ka sa aral, mabubuhay ka sa aral. Pagkatapos, pag dumating yung katapusan, ikaw ay ililigtas niya sa parusa. Yung galit na darating. Basahin natin ang isang talata. Ang pagliligtas ni Kristo, ang last step, ay alisin ka sa galit na darating. Basahin natin. 1 ng unang Tesalonika. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Meron dumarating na galit ng Diyos dito sa lupa. Ililigtas tayo ni Kristo sa galit na darating. Kaya yung unang pagliligtas niya, liligtas ka niya sa kasalanan kasi hindi ka mapapatawad. Hindi ka maliligtas kundi mapatawad ang kasalanan mo. Yung kasalanan natin, tinutubos ni Kristo yon kung tayo'y sumasampalataya. Kaya nga siya nagbubo ng dugo para matubos ang ating kasalanan. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Eh nung mabuhos ang dugo ni Kristo, naglalarawan yun ng pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Kung ikaw ay sumasampalataya at napapasakop ka kay Kristo. Ngayon, pagkatapos na matubos ang kasalanan, dapat susunod ka na. Mabubuhay ka na sa kabutihan. Pero pagka tumalikod ka, abay mawawala yung kaligtasan mo. Pagka ikaw ay tumalikod, 2:20 ng ikalawang Pedro. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yan talata na yan, ang kaligtasan daw ay once and forever. Osas, once saved, always saved. Saan mo nakita sa Biblia yun? Meron ba nun sa Biblia? Osas, once saved, always saved. Pinapakontento ang miyembro nila. Ah, ligtas ka na. Kahit ano pa mangyari, ligtas ka. Hindi totoo yan. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, magaling pa ang hindi ka na nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Pinatawad ng kasalanan mo, yun ang first step. Kasi ang tagapagligtas ni Kristo, unang-una, tutubusin niya ang kasalanan mo. Siya umaako sa kasalanan mo. By the cross, He served as a ransom for your sins. Ngayon, may obligasyon kang lumakad sa utos. Mabuhay na lumalakad sa utos. Kailangan tumutupad ka sa utos ni Kristo. Eh pagka tumalikod ka, sabi ng salita ng Diyos, kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo,
muling mahalubiluhan ng sanlibutan at madaig niyaon, lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Paano ka ngayon sasabihin mong ligtas ka pa rin? Eh sumama ka na nga, ligtas ka pa rin. Lalabas nga, mas masama ka pa kaysa sa dati bago ka nakakilala kay Kristo. Basahin natin ang Mateo 12:43. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu kung siya'y lumabas sa tao ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 espirito na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Ang liwanag eh. Lalo ka pang sasama eh. Bakit? Ang dahilan nun, yung lumabas na espiritu sa'yo nang bautismuhan ka, sa bautismo kasi lumalabas yung masasamang espiritu eh. During the true baptism, aalis yung masamang espiritu. Kagaya na nangyari kay Maria Magdalena, lumabas ang 7 demonyo sa kanya. E babalik yon pag pinabayaan mong makapasok at madaig ka uli. Ikaw ay matalo uli nung kasalanan, mas masama ka pa kaysa dati. Bakit? Magsasama yung isang espiritu ng 7 pang mas masama kaysa sa kanya. De 8 na espiritu mo. Talo mo na si Maria Magdalena. 8:2 ng Lucas. Basahin natin. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Para ma-emphasize ano, gumagamit ang Biblia ng numbers. May small, mayroong big, may great, may multitude, mayroong uncountable. No? Ang Biblia, nagsasabi, ang tao, dinatahanan ng demonyo, gaya ni Maria Magdalena. Kaya pala si Maria Magdalena, nung umpisa, malayaw na babae. Kumbaga, happy-go-lucky ito. Masamang babae si Maria Magdalena eh. Sabi nung iba, patutot daw. Pero wala akong nababasang patutot si Maria Magdalena. Ang nababasa, masamang babae siya. Ngayon, kaya pala siya masama, 7 ang demonyong nasa kanya. Pero kung ikaw, kahit isa lang ang demonyo sa'yo, pagkatapos ng bautismo, eh nagpabaya ka, hindi ka sumunod sa aral, yung isang demonyo lumabas, babalik yon, magsasama pa ng 7, di magwawalo, front runner ka na, 7 lang kay Maria Magdalena, 8 na sa'yo eh. Mas masama ka pa kay Maria Magdalena nung una. Kaya, paano mo sasabihin ngayon sa akin na ang kaligtasan na hindi na naiwawala? Once saved, always saved. Osas. Hindi sinusuwaya ng Biblia yan. Ang eternal salvation ay para sa susunod. Pero kung hindi ka susunod, abe kahit iniligtas ka na ni Kristo sa kasalanan, sa unang phase o sa unang step ng salvation, iniligtas ka sa kasalanan, eh reckless ka naman, may lalayasan ka ni Kristo. Ikalawang Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliba na nga kung kayo'y itinakwil na. Kahit nasa iyo pa si Kristo, may pagka gumawa ka ng reckless imprudence, ano, nang bababae ka, may asawa ka na, 3 pang kabit mo, pagkatapos eh, nasa drugs ka, araw-araw kang lasing, eh ako man ang Kristo, hindi ako magtiyatiyagan tumira sa'yo. Sabi niya, nakasulat o, hindi niyo ba alam na si Hesukristo nasa inyo? Maliban na nga, kung kayo'y itinakwil na, ang liwaliwanag naman ng Biblia. Ewan ko lang, ano? Pag ako nagbabasa, ang liwanag naman ang naiintindihan ko na talagang yan salvation, kahit inumpisahan ka na ni Kristong iligtas, pag hindi ka magpapatuloy,
may lalayasan ka ni Kristo. O kaya ang sabi ni Kristo, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan mo ang pananatili. Pananatiling sumusunod sa aral, pananatiling tapat, huwag kang aatras. G36 ng Ebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugda ng aking kaluluwa. Liwaliwanag niyang kapatid eh, oh. Anong liwanag ang gusto mo? Ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Dapat magpatuloy kang nabubuhay sa pananampalataya. You live by the faith. Sabi kasi dun sa G36, nangangailangan kayo ng pagtitiis, yung perseverance, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, tanggapin niyo ang pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung siya'y umurong, hindi siya kalulugda ng aking kaluluwa. Paano ka maliligtas pag umatras ka? Sumusunod ka nga kay Kristo isang taon. Nung makadalawang taon, sumunod ka uli kay Satanas. Paano ka naman ililigtas noon? Mga pastor, maliwanagan na ang inyong mga miyembro, pati yung mga nagtuturo na once saved, always saved. You are once saved. You will always be saved if you continue following the Word of God. Pero pag huminto ka o kaya eh bumalik ka sa sanlibutan, sasabi mo hindi na maiwawala, maiwawala yan. Basahin natin ang ikalawang Juan, 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yung pinagpapagalan ng mga alagad, ng mga apostol, yung pangkaligtasan ng kaluluwa. Mag-ingat kayo sa inyong sarili para huwag ninyong iwala ang bagay na aming pinagpagalan. Maiwawala yan, kapatid. Ang salvation, dalawang bagay. Una, ililigtas ka sa kasalanan. Tapos, mabubuhay ka sa pananampalataya. Susunod ka sa aral. Pagdating ni Kristo, ililigtas ka niya sa galit na darating. Tandaan mo yon. Meron dalawang step yan. Mailigtas ka muna sa kasalanan, pagkatapos mailigtas ka sa galit na darating. Alin yung galit na darating? Yung araw ng paghuhukom ng Diyos. 1:18 ng Sipanyas. Pakinggan mo. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayon, maliwanag kapatid, ano? Darating ang araw ng kapuotan ng Panginoon, the wrath of the Lord, yung galit ng Diyos. Kailangan mo uli si Kristo ron. Pagdating ng galit ng Diyos na yon, ililigtas ka ni Kristo. Kung tuloy-tuloy kang susunod sa Kanya, pero pag ikaw ay aatras, tatalikod ka, sa banal na utos, hindi ka magpapatuloy ng pagsunod, iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Sa unang kronika, basahin natin ang 28:9. At ikaw, Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Maliwanag, ano, nagtatakwil ang Diyos. Pagka ikaw eh, abusado ka, itatakwil ka niya magpakailanman, sabi kay Solomon. Gayun din ang sabi ni Pablo sa Bagong Tipan, ang liwaliwanag nung nakasulat. Sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam si Jesu Cristo nasa inyo?
maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Talagang may itinatakwil ang Diyos. Pag abusado ka, reckless ka, hindi ka sumusunod, binabaliwala mo ang kanyang aral, itatakwil ka niya, sabi ng Biblia. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timoteo nung binibigyan niya ng warning si Timoteo na ikay magkaroon ng dalisay na puso at ng magandang budhi na nang ito'y itakwil ng iba, ay itinakwil sila sa pananampalataya. Basahin natin ang 1:19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. No, nang itakwil nila ni Himeneo at ni Alejandro ang mabuting budhi at ang pananampalataya, eh ano nangyari? Sila ang wika'y itinakwil, sabi ni Pablo dun sa 19. Nang ito itakwil ng iba sa kanila, nabagbag sila tungkol sa pananampalataya na sila ibinigay ko kay Satanas. Pinagparayahan na kay Satanas. Wala ng pag-asa kasi. Pag itinakwil mo yung mabuting budhi, itatakwil ka rin ng Diyos gaya nung sinabi ni Pablo sa Ikalawang Korinto 13:5. Siguro sapat na muna yan, kapatid na Ransel. Kung kayo po'y interesado sa aral ni Kristo, inanyayahan ko kayo. Hindi naman para umanib kayo, kundi inanyayahan ko kayong makinig para magkaroon po tayo ng ekstrang kaalaman na hindi tinuturo ngayon ng maraming pastor. Yung kaalaman na yon ang magiging guide ninyo sa darating na panahon kung ano ba ang relihiyong dapat mong aniban, saan ka ba dapat manatili. Mapag-aralan po natin yan sa ating mass indoctrination sessions. Konti lang yan eh. Mag-aral kang abugas yan. 10 taon ka nag-aaral eh. Araw-gabi eh. Yan naman po para matutunan natin ang aral ni Kristo. Inanyayahan ko po kayong lahat, mga kababayan, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli. Ayan. At puntahan naman po.